Mas maraming mga trabahador na ang makapagtatrabaho simula bukas kapag isinailalim na ang kamay nilaan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Pero dahil wala pa rin pampublikong transportasyon, inaalala ng ilang trabahador, baka mapilitan silang maglakad, makapasok lamang. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Sa wakas, makakapasok na ulit si Inday Berdo sa pinagtatrabahuhang pabrika ng solvent cement para sa PVC pipes sa Malabon simula bukas. Kung kailan nasa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, tinawagan na nga raw siya ng kanilang amo. Pero ang inaalala niya, paano siya makakarating doon mula sa bahay nila sa Rodriguez Rizal? Sabi ko na hindi ako makakapasok kasi wala nga akong masakyan. Ang sabi niya sa akin na pwede naman daw ako sunduin. Pero sa ang sagot ko na baka hindi kayo pwedeng makapasok dito. Kasi nga may bantay dyan sa may kasap ba yun? May bahagi ng kalsada na di raw makakapasok ang sasakyan dahil sa mga checkpoint, kailangan pa rin daw niyang maglakad kung hindi raw magagawa ng paraan ang pagsundo sa kanya. June na sana ako papasok. Bakit po? Ayun nga, kung hindi ako wala akong masakyan na palabas. Sa ilalim kasi ng Modified MECQ, hindi pa rin pinapayagan ang pampublikong transportasyon. Pwede naman daw mag-deploy ng mga shuttle ang mga kumpanya para maibiyahe ang kanilang mga tabuhan. Pero 50% lang dapat ng seating capacity ang isasakay nila. Kung ang isang kumpanya ay walang kakayahan na magkaroon ng shuttle service o makapagbigay ng shuttle service para dun sa kanilang mga empleyado, huwag silang mag-operate. Kasi makakadagdag lang sa risk yan eh. Yan daw ang problema ngayon ng maraming maliliit na negosyo. Sabi dun sa guidelines, the companies that reopen must provide a shuttle service for their employees. Yun yung medyo mabigat for SMEs. Maybe sa malalaking kumpanya, it's a real solution. Pero pag maliit lang ang negosyo mo, medyo challenge yung ganong requirement. Pwede naman ang mga pribadong sasakyan ng mga manggagawa sa mga pinapayagang industriya pero hanggang 2 tao lang sa kada row. Tigi 1 tao lamang ang pwedeng sumakay sa motorsiklo, bisikleta at e-scooter. Kaya ang bike shop ni na Mark Malakad sa Rodriguez Rizal, halos maubos na ang tindang bisikleta nitong mga nagdaang araw. Sinasabi ng mga bumibili, service daw po nila sa trabaho dahil wala pong masakyan na sasakyan papuntang trabaho. Kaya bike na lang po. Nagsibilihan po sila ng mga bike. Ngayon pa lang, meron ang mga empleyado ng mga industriyang pinapayagang mag-operate na napipilitang maglakad o di kaya'y nagbibisikleta. Gano'ng kalayo nilalakad mo? Mga 30 minutes din po. Nagbabike ka lang. Napapagod na ba ikaw? Napagod po. Kaya dapat? Pawis na pawis pagdating sa trabaho. Ayon sa Department of Labor and Employment, higit sa lahat ng bagay, kailangan matiyak na mga magbubukas sa kumpanya ang kaligtasan at kalusugan ng kanilang mga empleyado, lalo't wala pang bakuna para sa COVID-19. Bukod sa social distancing at mga hygiene kits, dapat din daw may isolation area ang mga kumpanya sa mga may sintomas na empleyado. May mga pamamaraan na sa kumpanya ay nasiscreen yung mga workers na yung mga hindi nakakaramdam ng mabuti o di ka meron silang yung ni-scan ho natin yung temperature ay na-isolate na po sila at na-assess. At kung kakayanin ng mga kumpanya, mas mainam pa rin muna sa ngayon ang work from home. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.